Paggawa at iba pa. Paggawa at iba pa. Ang programa para sa mga manggagawa ng Civic Bay Freeport Zone. Mahahalagang issues patungkol sa paggawa. Tatalakayin. Paggawa at iba pa. Paggawa at iba pa. Presented to you by the SBMA Labor Department. Paggawa at iba pa. Paggawa at iba pa. 89.5 Subic Bay Radio. It's Wednesday once again, and this is today we will be having the June 23rd, 2021 edition of this radio show. This is Paggawa at Iba Pa on 89.5 Subic Bay Radio. And here's our Labor Department, the Barkads. Take it away, guys. Good morning. Good morning, DJ Tom. Good morning sa inyo, sa Rommel, Melvin. Good morning po. Good morning po sa ating lahat ng tagapakinig at tagasubaybay sa ating programa, Paggawa at Iba Pa. Welcome na naman po sa episode ng aming programa. Pagpapatuloy po namin mamaya ang discussion patungkol doon sa procedure ng revocation at denial ng application for NGN employment permit. So, Rommel? Hi, good morning po sa ating lahat. Ang malamig. Mga nakaraang araw, malamig po eh. So, malamig at maulan na araw. At ngayon, sinisigat na po ang haring araw. Mag-ingat lang po tayo sa araw-araw po nating gawain. Good morning po. Antabayanan niyo po yung discussion lang siya. Good morning po. Good morning po sa ating mga tagapakinig ngayon. Umaga na to. Sa pong sabi nga na sa Rommel, isang maganda po. Kaliwalas po na umaga po sa ating lahat. Pero siguro, attorney, digandaan din po natin siguro. Alam din sa mga dalang natin po doon sa pamilya natin kasamahan. Kasi pamilya po nila Sir Pau Bilisario po sa pagpano po ng kanyang ina. At sa mga kaibigan din po at mga kamag-anak na kilala rin po sa pamilya po ng mga Belisario na pinapaabot po namin ang pinapalam po namin ang pagpano po ng kanilang butihing ina na si Kamochi Belisario. Yun, magandang umaga po sa ating lahat. Sana po ay patuloy din po tayo maging maingat. Patuloy po natin obserbahan yung mga protocols na binibigyan po sa atin, lalong-lalo na po ngayon, baga pa pumababa po ang mga cases. Eh mayroon naman po mga balibalita ng mga iba't ibang variants na dumarating at yun po, paalala lang po, tayo po ay patuloy na mag-ingat po sa ating health. Yun po, good morning po sa atin lahat. Yes, thank you, Sir D. Katulad nga po, sinabi po nila sa mga pagkalat, magandang umaga po sa ating lahat. At lalo na po, mag-ingat po tayo sa ngayon dahil gusto nga po yung sakit. At medyo okay na rin po ang boses ko sa ngayon, hindi po katulad sa kayaan. And nakakakain na rin ako. Yes, good morning po. Mabibigyan na si mamami ng ng tarpaulin for completing the pagsasabuli. Completing. Ayun. Ati Cris, pa rin natin mga kasama, medyo masama din daw ang pakiramdam. Ah, opo sa Ati Cris. Attorney. Ready na po. Madalhin ko po Attorney, yung pong announcement bago po bago kayo magsimula, no? May announcement yung pinagay si Sir Ronald sa announcement to all SBF residents. Please bring your recyclables, plastic bottles, cartons, glass bottles at Atty, POS, MRF, yung pong material recovery facility nila beside Kalayaan Fire Station. Ito raw po ay ngayong June 23 hanggang June 25. Between 9 a.m. to 4 p.m. So ito po ay pakikisa po ng ating ahensya po, yung po dun sa ating pagdiriwang po ng paggunita po ng Environment Month for the month of June. So ito po, ang beneficiaries po ng 9th Recyclable Collection Event, RCE, ay ang Kanawan Aita Community and yung Happy POS, PAWS. So yun po, mula ngayon pong June 23 at June 25, ay dalhin nyo raw po yung po sa inyong bahay,
kaysa mabulok lang po yan, eh magamit po yan. Productive pa, kaysa mabulok lang po, masayang lang, magagamit pa naman po yan, marirecycle po yan. At mayroon po siyang mapupuntahang beneficiaryo, yung nga po nasabi natin, yung kanawan ay the community at yung happy post. Yun po, paalala lang po. Ayun, pwede, may mga companies doon na parang binanggit din si Kuya Ronald, ano po ba ito, sinusunod po ba ito mga ito? Presi, incorporated, mga locator ito ng SBMA. Public water, sewerage company. Opo, yung pinakita ni Sir Ronald doon yung punta. Pagkita natin sila, baka mga sponsor sila ng event. Electronics Inc. Yung Autoland Subic Motors Corporation. The terminals. Nag-donate. Nag-sponsors nga po. Oh, si Martin Tokyo International. Subic Auto Trucks and Machinery Limited. The Tele Empire Inc. Oreo Subic Inc. Kentangyo Philippines Corp. Ayan po, yung ating SBMA Tourism Department. So yun po pala ang mga sponsors, yung mga nag-donate doon sa Recyclables Collection Event ng SBMA. So yun na po. Siguro ganoon din na Tony, baka may nakikinig ngayon ng mga ibang kumpanya po na gusto rin pong magbigay po ng kanilang mga donation para po dito sa RC. Collection event kung 9th recyclable collection event, siguro po makitagugnayan po doon sa ating ecology department kung ano man po ang pwede nilang maitulong o may donate para po sa ibigay po na ito ng ating agency. Yun. Pagaya po ng nabanggit ko kanina, pagpapatuloy natin yung discussion patungkol sa alien employment permit. Kung nakaraan po, diniscuss natin at ang iba-ibang ways kung paano mawala sa inyo ang inyong AEP. Isa na nga po doon yung application pa lang, may denial na kagad ng inyong application. At yung revocation, yung ito yung magkaroon na kayo, but on certain grounds na wala na po, na-revoke po sa inyo ang inyong AEP. At ang isa po doon ay yung voluntary cancellation ng inyong AEP. So yun po yung tatlong pamamaraan ng kung saan mawawala sa inyo inyong AEP. Ngayon naman po araw na nung nakaraan po nabanggit natin na itong mga ito yung denial ng inyong application for AEP at ang revocation ng inyong AEP ay dadaan din naman po sa due process. So ngayong araw po pag-uusapan natin po yung due process na yan. O yung proseso kung paano ma-resolve ang denial ng inyong application for AEP at ang pag-revoke nito. So, merong nakalagay po na procedure under section 14 doon sa DO221 na inisyo ng DOLI po kung paano po nila nire-resolve ang denial or revocation ng inyong AEP. Sir Rommel, start natin. Apo, boss. Sige po. Bale, under section 14, nabanggit po ni Atty, yung procedure po in resolving denial or revocation. In relation po sa sections 11 and 13, ngayon nga po yung denial at yung revocation po. The Department of Labor and Employment Regional Office shall notify within 10 days from filing of complaint or petition po ng ating complainant, the employer and the foreign national on the report of evaluation or assessment po on the possible ground for denial or revocation of PEP. It shall likewise direct the parties po to submit a verified explanation within 10 days from the receipt of said notice. With siyempre po with the supporting documents and to attend the scheduled clarificatory conferences before the concerned DOLE regional offices. The case shall be submitted for resolution. Ito po yung mga sumusunod. Yung failure
Una po, failure of the parties to attend the scheduled conferences despite due notice. Second is upon receipt of verified explanation, and third po, you see, non-submission of verified explanation with the prescribed period. Or D, upon motion or manifestation by any of the parties. Timing. So yun po yung mga procedure kung paano nire-resolve ni Dole Regional Office ang revocation at denial ng inyong AEP. So yun po ang parang principle ng due process. Pinag-i-explain po kayo, binibigyan kayong pagkakataon marinig ang inyong panig. So kaya po kanina, binibigyan kayong, sinabi ni Sir Rommel, binibigyan kayo ng 10 araw upang i-submit ang inyong verified explanation from receipt of notice. So yun po, bali, may complaint, sasagot kayo, tapos i-resolve ni Dole Regional Office upon the four instances na nabanggit ni Sir Rommel, yung failure to attend the scheduled conference despite notice, from receipt ng verified explanation, pwedeng ganon, mag-resolve kagad si Regional Office. Tapos yung non-submission, parang nag-wink ka na doon sa right mo to submit your explanation on the complaint or petition. Tapos upon motion, ito yung upon motion or manifestation of the parties. Ito yung halimbawa during a conference, nag-submit na kayo lahat at gusto nyo nang sige, we will let the regional office resolve the case. So yun po yung mga instances kung kailan the case will be submitted for resolution. Tapos po pag nag-submit na po for resolution, mag-i-issue na po ang regional office ng DOLE either denying or revoking your AEP. At kailan nila ginagawa ito? Nagre-resolve po ang regional office ng DOLE ng mga cases for denying or revoking AEP within 45 days po from the case has been submitted for decision or resolution. So after 45 days, halimbawa sinabi nyo, okay, sir, ma'am, we will submit the case for resolution na. So magbibilang tayo ng 45 days and within that period, maglalabas na po si Dole ng regional office ng order denying or revoking your AEP. At ano-ano po ang mga nilalaman ng order ng regional office in denying or revoking your AEP? Nakalagay po doon ang number one, facts of the case. Number two, issues to be resolved. Yung mga issues na napag-usapan during conference, kung ano lang, ang katumbas po nito, yung conference na katumbas po nito sa civil cases ay yung, o sa criminal cases ay yung pre-trial conference po. Doon pinag-uusapan kung ano lang ba na issue ang dapat i-resolve ng korte. Katulad din po siguro sa case nitong revocation or deny ng inyong AEP sa DOLE. At ang pangalawa pong pangatlong nakalagay, nakapaloob sa order ng regional office ng DOLE ay applicable laws or rules. Pang-apat po, conclusions and reasons therefore, paano may naging dahilan ng ikanyang order po, ba either denying ba or revoking. Tapos yung specific sanctions and remedy or relief granted. Tapos ang panghuli po ay directive to the employer to surrender the revoke AEP card to the issuing DOLE regional office. So yun po ang nilalaman ng order denying or revoking your AEP. Kapag ganun, boss, hindi na pwedeng magdagdag, no, ng issue. Halimbawa, ayun pong during the discussion, specific
issues lang ang na-discuss, hindi ka na pwede magdagdag ng issue mo. Hindi, hindi. Hindi, no? Ganun po yun. Katulad din po sa mga civil at criminal cases, kung anon yung issues lang na naka-stipulate, yun lang dapat ang itatry. Ibig sabihin, yun lang ang pag-uusapan at yun lang ang paglalabanan. Ang tawag doon, nakalagay po yun sa mga civil cases bago pagkatapos ng pre-trial conference, magkakaroon ng pre-trial order. Naka-specify na doon yung mga issues lang na dapat itatry ng court. So, yun po. So, yun. Pag natanggap nyo na yun, wala na yung AEP nyo or na-revoke na yung AEP, denied na rin yung AEP nyo. Tapos na ba ang buhay? Hindi pa po. May mga remedies ko rin po na binibigay ang ating rules. Pag kayo ay ang inyong application ay na-deny at or na-revoke man. Dahil under these rules, department order ng DOLE sa section under section 14 pa rin po, ang aggrieved party ay binibigyan ng karapatan na mag-file ng motion for reconsideration kailan niya pwedeng i-avail ito? Within 10 days from receipt of the order denying the application or order revoking your AEP. So yun po, pwede kayong mag-file ng motion for reconsideration. Pag dininay naman yung motion for reconsideration nyo, tapos na po ba ang buhay? Hindi pa rin po. May remedy pa rin binibigay sa inyo para mag-apila. At ito po ay didiscuss ni Sir Rommel. Opo, under section 15 po ato yung nakalagay doon yung appeal. The foreign national or employer may file an appeal to the Department of Labor and Employment Regional Office after a motion for reconsideration with the order issued by the said regional office has been denied. Ito po yung mga specific areas po. Yung A, jurisdiction and period to appeal. Yung appeal po may be filed with the DOL regional office within 10 days from receipt of a copy of the order of the regional office. Hindi nabanggit dun tong calendar or working days, but within 10 days from receipt of a copy of the order, kailangan po mag-file po tayo ng appeal. An appeal filed beyond the reglementary period shall not be accepted by the regional office. As such, the order of the regional office shall be in final and executory. Yeah. Sir Rommel, yung sa 10 days ay sinabi mo hindi nakalagay ko calendar or working days. Normally, pag mga ganitong procedures po is calendar days po ito. Pero once na yung last day, if it will fall on Sunday, holiday, or holidays yon, the next working day yung magiging halimbawa last day. So yun po. Yung B, ano po ba ang requirement sa mga pag nag-appeal? Opo, basta may nakalagay rito requirements of the appeal. The appealing party shall file a notice of appeal and appeal memorandum with the concerned DOLE regional office. The appeal memorandum must be verified and shall clearly state the errors of law and or the path in the decision appealed from. So yun po, katulad din po ng appeal po ito ng halimbawa sa NLRC, pag may decision na po yung labor arbiter, pag gusto mong iakyat sa NLRC sa commission proper, magpo-file ka ng notice of appeal. So one pager lang yun, sasabi mo mag-appeal ako, pero naka-attach na doon ang inyong appeal memorandum. Ang appeal memorandum po, para katulad po ito ng parang position paper na wherein you are assigning all the errors na arbiter, in this case, yung regional office, i-assign mo na lahat yung pagkakamali ni regional office. Ito, kasi aakyat po ito, ang alam ko, pag ganitong appeal, aakyat sa mas mataas na office. So, yun, may transmittal of records na nga, di ba, Sir Rommel? Opo, tama po. Lahat po ng records sa transmittal of records of the case ang appeal, may period din po ito, boss. Within 5 days from the receipt of the appeal timely filed, the concerned
Provisional Office shall transmit the entire records of the case sa office po ng Secretary of Labor. Sa main office na po ito pupunta. Office of the Secretary, the Department of Labor. Ayun. So anong mangyayari? Ang nakalagay din po dito, anong mangyayari pag yung isang agreed party, yung foreigner, nakapag-file na may order revoking his AEP, nag-file siya ng MR sa regional office, dininay, tapos nakapag-file siya ng appeal timely, so i-transmit sa Secretary of Labor na, sa DOLE. Anong effect ng order ng regional office doon sa revocation ng kanyang AEP? Meron din po nakalagay ng pre-trial conference. Magkakaroon ng pre... Nakalagay po dito yung effect of filing an appeal. Sinasabi po rito, the order... Sabi niyan lang ang pag-usapan natin ng paglalabanan. During the appeal, maliban po, una, yung the basis for denial or revocation of AEP are any of the following. A, misrepresentation and or fraudulent application of facts. B, submission of falsified or tampered documents or similar circumstances. Or C, conviction of a criminal offense. Convicting foreign national or foreign national is a fugitive from justice. Or D, final finding of grave misconduct in dealing or ill treatment of workers. Ito, may problema sa mga manggagawa nila ng foreign national workers. So, and second, when the basis of barring the employer and foreign nationals, representatives and or agents in filing of an AEP application is A, fraudulent application of AEP, B, working with an expired AEP, or C, working without an AEP. Parang may kaso tayong gano'n, boss, no? Working without an AEP. So, yun po, yun. Generally, ang effect pag nag-file kayo ng appeal sa Dolly, sa Secretary of Labor, may stay yung order ng regional office. Ibig sabihin, stay, hindi pwedeng i-implement yung order niya. Except nga, doon sa nabanggit ni Sir Rommel sa dalawang instances, yun nga, when the basis of denial or revocation of the AEP are any of the following, yung kanina, misrepresentation, submission of falsified or tampered documents, mga ganun po. At yung pangalawa, when the basis for barring the employer and foreign nationals at the table agents in filing an AEP is fraudulent, yung mga ganung instances po, may tatlo rin po doon. So, yun po ang effect ng filing an appeal. So, kagaya din po ng procedure sa baba, sa regional office, magkakaroon din po ulit ng decision yung Secretary of Labor doon sa inyong appeal. At kailan naman dapat siya mag-decide, Sir Roman? Opo, in the decision of the Secretary shall render his or her decision within 60 days from the receipt of transmittal of the entire records of the case. Tagal ng kaso na, boss, may 45 days, tapos may 60 days, o ilang araw na po yun. The decision of the DOLE Secretary shall be final and executory unless a motion for reconsideration, may MR pa pala, is filed within 10 days from the receipt of the copy of the order. The decision on the MR or the motion for reconsideration shall be final and executory. No second MR or motion for reconsideration shall be allowed. So one time lang mag-MR. So yun po, di ba? From regional office, may MR ka ng remedy, tapos meron ibang appeal. Pag denied yung appeal mo, may remedy ka pa ulit MR. Di ba? So yun po ang yung proseso. Pagka na-receive na raw po ninyo ang inyong ang decision ng DOLE Secretary, pwede kayo mag-file ng MR within 10 days. Tapos, no more MR na after that. So, yun. Pero kung may remedy ka pa rin, hindi ko nasasabihin. Sa courts na po yun. Pero wala dito. Ayan po, papasok si DJ Tombos. ako rin po, merong motion tsaka for reconsideration. We will take the quick bottom of the hour break.
Time for everybody to grab coffee. We will be right back. Yes. I invite all our kababayans to be vaccinated at the earliest possible opportunity because this is the most, if not the only way, effective way to defeat COVID-19 pandemic. Let us all keep in mind that the vaccine will not only protect you from the virus, it will also protect your loved ones, especially the sick and elderly. Your participation in the Res Bakuna Kasanga ng Bida campaign is therefore key if we are to reopen our economy and reclaim our normal life. To the Filipino people, let me assure you that the government will continue to do its best to protect you until we overcome this health crisis together. Let us heal as one nation. Kapwa Filipino, magpabakuna na po tayo. This is Ami Asma, Chairman and Administrator of the Subic Bay Metropolitan Authority. SBMA is strictly implementing the no littering policy. Littering and dumping or disposing of garbage, rubbish, or any kind of waste in parks, roads, beachfronts, forests, rivers, streams, or any open or public place within the Subic Bay Freeport Zone is strictly prohibited. Violators caught shall be fined 1,500 or 4 hours of community service at every instance. Stiffer penalty for business establishments with a fine of 50,000 pesos per day for each count of littering, improper or untimely stacking of garbage outside the establishment, and for leaking garbage with foul smell. I'm calling for everyone to report violators to our law enforcement department. You can dial from a landline 911, from a mobile number 9111, or the No Kalat hotline at 0917-685-2528. Let us all help in making this premier Freeport cleaner and greener. Marami pong salamat sa malasakit sa Subic. Ito po si Cabinet Secretary Carlo Nograles. Para sa mga pasyenteng may mild na COVID-19, ayon sa Department of Science and Technology, mabisa ang virgin coconut oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala nito. Subok na ng mga eksperto, napatunayan ang epektibo. Abot kayang supplement dahil gawang lokal. Gumaling ka na sa COVID, nakatulong ka pa sa mga magsasaka. Cabinet Carlo Nograles po, kailangan natin magtulungan. Mahalagang paalala, ang VCO ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan, nakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan katinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng 2 bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Bida Vaccination! Ito ay isang mensahe mula sa Department of Health, PBS, SBMA at ng 89.5 Subic Bay Radio. Kahit babae ako, kaya kong maging sundalo at humawak ng baril. Kahit lalaki ako, kaya kong maging isang magaling na fashion designer. Kahit bakla ako, kaya kong maging isang haligi ng tahanan. Kahit tomboy ako, kaya kong maging isang mabuting ina. Lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo ay tao lamang. Itigil ang diskriminasyon. Isa para sa lahat, lahat para sa isa. Wala sa kasarian. Lahat ng bagay may katwiran. Laging tatandaan na lahat ng kahinaan may katumbas na kalakasan. A message from Subic Bay Metropolitan Authority, Gender and Development. Paggawa at iba pa.
Okay, back to 89.5 Subic Bay Radio's SBMA Labor Department, PAG GAWA at iba pa. Once again, take it away, guys. Yun. Oh, Tony, siguro, bago kayo magpatuloy, bigyan po muna natin yung mga ibang announcement po natin dito, Tony. Sige po. Una-una po, no, yung sa lahat po ng mga bikers, alam po natin na mahalap po ngayong pandemic yung ating kalusugan, iba po nagbabike. Pero dahil po sa hindi po magandang pangyayari po ng nakarang weekend, meron pong accidente na nangyari po din po sa may San Bernardino Road. Paborito namin mga bikers, daanan po yan, dito po sa may gilid po ng new container terminal at saka airport. Eh sinara po yan dahil po nagkaroon po ng illegal racing po doon at nakakaroon po sila ng kasalukuyang investigasyon. So pini-inform po lahat po ng mga bikers yung temporary closing po nung whole stretch po ng San Bernardino Road. Ito po yung papasok ng new container terminal, paikot po doon sa airport. So ngayon pa lang po, huwag po muna tayong pupunta doon dahil po ongoing po yung investigasyon na nangyayari po doon. At saka siguro po sa, kung tayo man po ay nagbabike doon, medyo ingat-ingat po kasi po malalaki po talaga yung mga truck na dumadaan po yan eh. Kaya nga po din ginawa po yung daan na yan sa, para sa new container terminal po natin na designated po para doon sa mga truck lane yan. So kung kayo po ay madaan po doon, kapag open na po siya, medyo ingat-ingat po tayo doon. Dahil malalaki po talaga mga sakin doon sa loob na yan. So ngayon po, lapot po ang SBMA. So temporary closed po siya to. Nakakaikot ka rin po doon pag nagbabike? Oo, nakakaikot kami doon. May libre kasing pamerienda doon sa ASEA pag maaga ka eh. Ganon. May free break pa kasi sa first 50 bikers na makakapunta po doon. Sa yan, ibutan pa sana namin. Sarado na. Opo, medyo kasi hindi magandang incident doon last week. At yun nga po eh, kasalukuyan po nag-investiga ang ating law enforcement department. At naalam pa po kung sino po yung mga tao behind po doon sa pagkakaroon po ng mga illegal racing activity po doon. Siguro paalala na rin po ito, Attorney Don, no? Sa lahat po ng mga, siguro magbabalak na gumawa po ng mga activities that will create a mass gathering. Siguro po ano, paalam po muna natin sa, kunyari po dito sa SBMA, sa agency po ng SBMA. Para po mabigyan po kayo ng paalala patungkol po doon sa iba't ibang mga safety protocols na dapat sundin kung sino man po mag-organize. No? Kasi po talagang bawal na bawal po yan ang makakaroon ng mass gathering po sa panahon po natin ngayon. Yun lamang po. Yun. Mga birthdays. Okay. Birthdays. Yun, belated happy birthday sa atin. DJ Tom, Kuya Ding. Happy Father's Day. Happy Father's Day po. Thank you po. Likewise. Likewise to everybody. Eh, nung Monday, binawi natin yung Father's Day nung Monday. Binawi agad. Binawi, hindi ko nabuksan yung resalto. Oh, Father's Day kaagad nung Monday. Nung natuyo na yung ilaban, doon na. Ako na pinag-plant siya. So ayun, yung paraan po pala, meron parang katatungan doon sa live ano natin, sa Facebook Live. May nag-chat doon ang kanyang tanong. Pinsat ni Sir Rommel, subukan natin sagutin. Itong katanungan ay mula kay Sir Dairan Del Pinte. Sabi niya, good AM sir. Paano po yung bigyan ka ng kaso or violation dahil sa paghatid mo ng opisyal ng company nyo? Nalabas po sa company, detail subject pa daw ng dismissal of employment. Sir, dagdag niya po, sabi po ng opisyal na hinatid ko ay sabi na nagpaalam na siya, so hindi na ako nag-advise sa immediate superior ko kasi sabi niya nag-advise na po siya, patulong naman po. So yun po yung katanungan niya. Alam po kung meron pang isa sa rugtong doon.
Sabi niya pa doon sa pangatlong message niya, nakatama po ba na hindi nila binibigay ang hazard pay although sa power plant kayo nagtatrabaho at saka nagka-pandemic na din naman kami tumigil sa trabaho pero during pandemic. And parehas po kaming sahod ng utility driver po ako. Yun po. Kaya nating sagutin ngayon, Greding. So, Rommel, ayun po sa unang tanong niya, yung paghahatid niya ng kanyang superior. Kaya meron company pa. Yan po ang masusunod. Meron silang policy na gano'n na kailangan mahalan. Pwede ka tulad nilang for disciplinary action. Pero hindi natin kasi alam yung pack. Kaya kung pack, sir. Oo, may napakaikli po ang yung binigay na pack, sir. Ang mapakalan niya. Sir, yun. Yun. Kung mas maganda po siguro, kagaya ng in-advise sa amin ni aming division chief ng Conciliation Employees Welfare Division, maaari na lang po kayong tumulong sa kanilang opisina upang maliwanagan kami kung ano talaga ang nangyari dun sa katanungan mo. Hindi namin sasagot ng direkta kasi depende sa facts na binibigay mo po. Kagaya ng ano po, masasabi ko lang, kung may company policy kayo na gano'n, kailangan mo magpaalam regardless kung sinong sakay mo, pwede ka talaga i-subject na for disciplinary action. Ayan, ready? Siguro, Tony, maganda ibigay din natin yung numero po ng ating CWD kung saan pwede rin po siya tumawag. O sa 252-0444 ba yan, ma'am Ami? Tama po ba? 252-0444-0444. Opo, para mas ma-normal, may narrate niya na gusto yung sabi nga po nito ni Melvin na yung story para po tama rin po mabitigyan natin sa kanyang payo. At tungkol naman doon po sa kanyang katanungan regarding hazard pay, itong huli kasi nagbigay ng administrative order yung ating Pangulo, lalo na nung nagkaroon ng COVID. Pero itong administrative order na ito, yung authorizing the grant of hazard pay, patungkol lang po ito sa government personnel who physically report for work during the period of the implementation of the enhanced community quarantine and the modified enhanced community quarantine during that period po. So yun po, coverage nito, alagay lang po is government employees occupying regular, contractual, or casual positions or those engaged in through contract service or mga COS job order or other similar schemes whose services are currently essential and who physically report for work during the period of MECQ or MECQ. Yun po. So they are exposed po sa risk ng COVID-19. So, hindi ko lang po sure dun sa nagtanong ko kung meron din pong similar isuan pagdating sa private employment po. Pero siguro may Magna Carta for health workers, iba naman po kaysa private nag-a-apply po yun. Pero dapat ang cover din po doon is yung mga health workers. Sa Facebook po, dahil sabi nyo, utility driver, I'm not sure po kung entitled sa'yo sa hazard pay. Ayun po. Okay, Sir Roman, meron pa ba na pwedeng birthday? Wala na po yata. Wala na. Sige, saglitin natin itong ano, yung effect ng denial ng at revocation ng PEP. Pag nag-resolve na, na-denied na yung appeal, ano po, Sir Rommel, yung effect ng denial or yung finality ng decision ng DOLE regarding the denial or revocation of PEP? Opo, boss. Under Section 16 po, binabanggit dito yung effect of denial
or revocation of AEP. Sinasabi po na yung foreign national whose AEP has been revoked based on paragraph C and E of section 13, yung mga nabanggit po natin kanina, of these rules is disqualified. Ulitin po, is disqualified to reapply for a period of 10 years. Tagal. Ow! Within 10 years period, disqualified po to submit reapplication po ng kanyang alien employment permit. Correspondingly, a foreign national shall be disqualified to reapply for a period of 5 years kung ang AEP application has been denied on any grounds provided under paragraphs A, B, C, E, or F of section 11, or the AEP is revoked based on paragraphs A, B, F of section 13 of these rules. Medyo mabigat po yung pataw na wala po siya nilalagay po sa inyo yung mga defect po sa pag-tunay ng revoke ng AEP. Conflict dun sa ibang schedule nila eh. Kasi yung nasa calendar po yung schedule lang ng interview. Yung ibang schedule po. So, Ulit po natin, boss. Opo, under section 17. Sige, Sir Rommel. Opo. Opo, medyo napuputol po tayo. Section 17 po, filing of fraudulent applications sa AEP by the employer or authorized representative or and or accredited agents. The employer or authorized representative or and or accredited agents acting in behalf of the applicant found to have filed fraudulent application for AEP for 3 counts shall be barred from filing application for a period of 5 years after due process. So, employers, authorized representatives and or accredited agents who found to have while fraudulent applications shall be notified by the regional office. Directing them to explain within 10 working days why they should not be disqualified from further filing of any applications for AEP. Counts of violation, pagbilang po nung nabanggit po 3 counts kanina. So counts of violation of this section shall depend on the number of fraudulent applications filed, regardless if the same were individually or simultaneously filed. The Dollar Regional Office, from the receipt of the explanation or expiration of the 10 working days provided to submit the same, shall issue an order barring employers, foreign nationals, authorized representatives, and or accredited agents from filing of AEP application for a period of 5 years on the basis of commission of 3 counts of fraudulent application. So medyo mabigat po yung parusa pong pinapataw po doon sa pag-file ng fraudulent applications ng AEP. Maaring po yung employer po, yung authorized representative or yung accredited agents po. So, yun, ang nakalagay dito, 5 years after due process na ibabar sila to file application. Isa din, lahat po ng mga foreign workers nila or executive apektado. Kasi kung sakali man, no, boss, no? Yung employer ang mapapatawan ng 5 years. For a period of 5 years, hindi sila pwede mag-file ng AEP sa Dollar Regional Office. Damay-damay na. Apo, ano pati yung representative tsaka employer nila. Apo. So, yun. Sa bagong department order 221 po, mayroon pong exemption tsaka exclusion na tinatawag po. Ito alam, boss, kung i-discuss natin ito dito or next episode na pa? Next episode na lang kasi haba din po ito. Pero maganda po. Pwede yan, ano, di-discuss, Roman? Ang mga positions and ano to eh, categories na kung sino yung accepted at saka yung excluded for filing an alien employment permit. Ayan, so mga anong expense na lang po siguro muna.
Ate Ami, may announcement ka from your division po. Yes, sir. Bali, update na po, sir, sa ating space program. Nag-start na po yung tatlong space beneficiaries po natin sa Kiwen last week. So, mag-work po sila for 20 days. Then, yung sa Tokiwa na po natin, isa pong space student, mag-work po siya for 30 days. Then, update din po natin sa mga displaced workers po na nag-avail po ng scholarship training program po ng TESDA. Bali, nirefer na po sila sa mga schools na kung saan gusto po nila mag-training. So, antabayanan na lang po nila kung kailan po sila mag-start. Yun po. Thank you po. Tanong lang po, Ma'am Ami. Yes, sir. Hindi po ba, may nag-test kasama dito para po bang mag-apply dyan sa mga training niya? Siguro po pwede po natin ihabol para i-coordinate ko po kay Ma'am Rexy. Okay. Sige po. Thank you. May announcement ako, may ocular inspection kami bukas nila sa Rommel. Yung sa bagong office namin. Ang pagbabalik! Ang pagbabalik. Pagbabalik niyo po yung announcement namin kung kami ang... Baka lumipat ka po kasi yung receiving section ng MSD po, yung mga job applications, yung dating land bank po, doon nyo po kayo nagkasano po yung nagpapareceive po, di ba? Baka po, sa mga araw na ito, mawala na po doon. Baka bumalik po kami sa gym, sa ano po, sa bagong gawang gym. Maganda pa kasi yan, Atty, dahil yung lugar na yan talagang kinasanayan na noon ng mga tao. Bukod sa ito ay malapit po doon sa transportation dahil yung harapan po ng gym, bali yan ang pinaka-terminal, terminal po ng sasakyan. So napaka-accessible na po yan doon sa ating mga manggagawa dito. May kakilala, nag-apply ng mga trabaho. So very good, sana matuloy na soon. Lilipat na, hindi pa na mawawala. Babalik, ang pagbabalik nyo niya? Ang pagbabalik, hindi na lang na bahay. So, parang... Meron pa, Tony, sa po. Isa pa lang po siguro, Tony, bago lang. Yung mga patuloy pa rin po yung online registration po sa mga gusto pong magpa-vaccine. Meron pong online registration po yan, sorry. Ano po yung application na po yan doon eh? Hanapin nyo lang po yung mga links. Meron pong pinalabas si Ma'am Army. Yan lang po yun. May remind nga po na ina-encourage po ang lahat po ng people, community, workers, doon po, na mag-register po doon sa ating, ano po, sa vaccination program nga po ng SBMA. Hindi po, may nagtanong regarding sa, ano, actually, nung karaan, yung mga accredited companies, tanong sila kung pwede rin daw po silang magparehistro dyan sa vaccination program na yan, lalo na yung dito naman nakadeploy yung mga tao nila. Sabi ko, baka mukhang pwede, pero ayun, pwede ba sila kayo din? Para naman po doon, ano yun eh, yung kanilang accreditation at saka yung kanilang SBMA ID. Yun po ang isa sa mga requirements. Kapalagay ko po, magka-qualify naman po sila dahil nandito naman po sila mag-work sa report sa may SBMA. Kailangan lang SBMA ID. So apply na po kayo ng SBMA ID sila dito. Ang nagtanong para, para din po siguro maging makasiguro po sila, pwede naman po silang tumawag sa ating public health and safety department kay Dr. Or Jay. Pwede po sila para po doon sa ating ito nga sa vaccination po na dito po sa ano po, sa pre-port. Actually, ang nagtanong po noon, isang security, accredited security agency, at yung mga securities, sa mga security personnel niya, yung iba naka-deploy sa SBMA mismo. Ah, yun nga po eh. Opo. So, yun.
Siguro po, Tony, yun nga po. Mas maganda siguro kung yun, ipabot natin kay ano, o tumawag po sila mismo doon sa ating public hearing. Or po, siguro po, makipag-ugnayan na lang po dito po para po malaman po natin sa susunod, ipaalam po natin dito sa ating program. Yung po magiging pagod po ni public health regarding po sa ganyang issue. Okay po. May nag-chat po, sabi, pag senior citizens daw po ba na magulang ng SBMA employee, pwede din daw po ba magpa-register sa vaccination program na yan? Nag-text. No, pwede naman basta ano po po. May SBMA ID kasi hinahanap po ang one of the requirements kasi. Mm-hmm. Yun, mayroon pa akong ano kasi dito kung pwede naman magpahalo na po tayo kasi may susunod na meeting pa po ako. Ayun, tama po. Alaman na po. So, maraming salamat po sa pakikinig at sana po sa susunod magsubaybay pa rin po kayo at huwag po kayo magsawang makinig sa amin at magsubaybay sa amin para tuntunan ng paggawa at lupa. Po, ako po si Melvin Varias. Ako po si Rommel Aquino. Amin yung mga palit po. Pulento po. Dito lang sa thank you po. All right. Thank you guys. Good morning. All right. In behalf of the SBMA Labor Department Dabarkads, this has been the June 23rd edition of PAG GAWA at IBA PA. Catch them again next Wednesday, of course. Same station, same frequency.